y todo. Digo, ya está, pues. Soy Tunayong. Updates sa ginawa ko na. Perspective view ni sa bahay ng engineer. So, marami pa akong gagawin dito. Hindi pa siya tapos. So, ito na yung updates sa ginawa ko na. Perspective view ni sa bahay ni engineer. Gracias.
especially sa pag pag-layout ng mga sa mga interior, lalong-lalo na sa ceiling design. Tsaka yung ano, yung facades entrance. Yung hindi biro gumawa ng perspective, hindi biro gumawa ng design sa bahay, hindi biro, kaya kailangan pagsipat. Kaya sa kaibigan na nandiyan na lagi nakakasuyo, hindi po biro yan. Bahay mo din eh. Ilan na itong katin? 20 meters, sorry ba? 20 meters by... By 30 meters? Ah, 20 ito, di ba? By 30? Wow. So, ito yung floor plan. So, ito yung grid frame. Ayan. Tapos yung kulong niya. Yan, so ito na yung mga kulong. Yan. So ito yung beam ng second floor. Yung roof beam. Yan. So the last is yung trusses. Yan, ito yung trusses. Tapos yung C4 lens. Yan, ito na yung C4 lens. So, ganito po ako mag-model ng structure. So, sa AutoCAD ko siya ginawa. Kahit meron namang Revit na pwedeng gamitin, pero mas gusto ko dito sa AutoCAD ko siya gagawin para ma-share ko rin kung paano ko siya ginawa, details by details.